dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-YouTube, si Papa Dudut po ito. Huwag kakalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at manood ng ating mga personal vlogs. May mga comedy, may mga challenges at mga personal vlogs na pwede ninyong panoodin aside from listening sa ating Papa Dudut Stories. Huwag kakalimutan, subscribe na! Dear Papa Dudut, itago niyo po ako sa pangalang Dayan. Ako po ay matangkad, maputi at may pagkatsinita. Hindi naman po sa pagmamayabang, pero ang sabi po sa akin ng iba ay kadalasan ay ang ganda-ganda ko daw. Pero para sa akin ay hindi naman po. Siguro sakto lang. Minsan pa nga po ay may mga nagsasabi sa akin na halos nasa akin na raw po ang lahat. Maganda, matalino at mabait daw po kasi ako. Pero para sa akin ay hindi po ito totoo. Hindi naman po kasi kami mayaman. At isa pa, para sa akin ay walang perpektong tao. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang mga bahong itinatago sa ating sarili. May mga pagkakataon pa nga po na pinagkakamalang Chinese ako o kaya ay Koreana. Siguro dahil nga po sa itsura ko. Ang mama at papa ko po ay purong Pilipino, pero naririnig ko po na ang kanilang mga lolo't lola o mga ninuno ay may mga dugong Espanyol, American at Chinese. Kaya minsan iniisip ko po na baka doon namin naman na ang aking nag-iisang kapatid ang itsura namin. Na itago na lang po natin sa pangalang Matt. Mas matanda po ako sa kanya ng 2 taon at 2 lang po kaming magkapatid. Bilang isang millennial ay alam ko po na in ngayon ang about sa love. Madalas ko po kasing naririnig ang salitang binibitawan ng mga kasing edad ko. Ang salitang pinaasa. Minsan ay natatawa na lamang po ako sa kanila. Para sa akin ay parang masyadong OA lang po yon. Pero siguro kaya ako lang nasasabi yon ay wala pa akong experience sa ganong klase ng mga bagay. At isa pa ay wala pa rin akong balak pumasok sa kahit na anong relasyon. Dahil lang nasa isipan ko po ay nag-aaral po ako. At sa tingin ko po ay hindi pa ito ang tamang panahon para sa love. Papa Dudut, hindi ko po alam kung bakit ako sumusulat ngayon sa inyong programa. Pero sa tuwing nakikinig ko po kasi ang boses ninyo, ay may iba't ibang emosyon po akong nabubuo sa aking pagkatao. At mga aral ang aking natututunan. Kaya po ko ngayon ay nais ko rin pong magbahagi ng aking kwento na sana'y kapulutan ng aral ng ibang tao na nakikinig sa inyong programa. Away mag-asawa. Ang sabi po ng karamihan ay normal lamang daw po sa mag-asawa ang pagkakaroon ng problema at kuminsan ay nagkakaroon ng sama ng loob. Bata pa lamang po ako ay alam ko na ng aking pamilya ay hindi naman talaga perpekto. Halos 4 o 5 taon pa lamang ako ay madalas ko nang masaksihan ng pag-aaway ni mama at ni papa. Umabot pa nga na kinailangan naming umalis kasama ko po ang mama ko at ang kapatid kong si Matt dahil sa sobrang tindi ng kanilang pag-aaway. Pero ang hindi ko po makakalimutan sa lahat nang naging away nila noong bata pa ako ay nang makita kong sinaktan ni papa ang mama ko. Nakasilip lamang po ako sa pintuan at walang lakas ng loob na pumasok sa loob ng kwarto dahil natatakot po ako. Ang tanging nandun lamang po ay ang lolo
at ang mga tita ko na umaawat sa kanilang pag-aaway. Habang nakikita ko po ang mama ko na umiiyak, ay hindi ko na rin po mapigilan ang maiyak. Bata pa lamang po ako noon pero nasasaktan ako. Nasasaktan po ako dahil nakikita kong nasasaktan din po ang mama ko. Sa paglipas ng panahon at nang ako ay nag-aaral na, ay hindi na po namin madalas makasama si Papa sa bahay, Papa Dudut. Every weekend na lamang po namin siya nakikita dahil sa kanyang trabaho. Kung saan-saan po siya nadidestino. At doon na rin po nag-umpisa ang paglayo ng loob namin sa kanya ng aking kapatid. Dahil kay Mama po kami mas close dahil si Mama lang din naman po ang madalas naming makasama at ang mahal na mahal kong lola. Sa aking pagtatapos ng grade 1 ay nagkaroon po ako ng award. Nakasama po ako sa honor roll. Nasa top 5 po ako. Pero nang malaman po ito ng aking mama ay sobrang natuwa po talaga siya. Alam ko po na proud siya sa akin kaya naging excited din po akong sabihin yon kay Papa. Naisip ko po kasi na baka maging proud din siya sa akin. Baka matuwa din siya kapag nalaman niyang nakapasok ako sa top 10. Ma, kailan po uuwi si Papa? Yan ang paulit-ulit kong naging tanong kay Mama. Anak, sa Sabado ang uwi ng Papa mo. Ang nakangiting sagot naman ni Mama. Sobrang excited po kasi ako na malaman ni Papa na may award ako. Hanggang sa dumating na rin po ang Papa ko. Pero nang dumating naman po siya ay nahihiya na akong sabihin sa kanya. Tila nawala na po ako ng lakas ng loob na sabihin ang matagal ko nang gustong sabihin. O anak, sabihin mo na sa Papa mo. Ang udyok pa sa akin ni Mama. Pero hindi ko rin po nasunod si Mama kaya ang nangyari ay si Mama na lamang po ang nagsabi kay Papa. Tandang-tanda ko po ang lahat habang nakahiga ang Papa ko noon at si Mama ay busy sa kusina, doon ko po narinig ang lahat. Kasali ang anak mo sa top 5. Nakangiting sabi ni Mama. Habang ako naman ay tahimik lang sa gilid at nakikinig. Naghihintay kung ano ang magiging reaksyon ni Papa. Hindi po umimik si Papa. Anong regalo mo sa anak mo? Pabirong sabi po ni Mama. Sa pagkakataong yun ay doon na po nagsalita si Papa. Bakit? Anong top ba siya? Malamig na sabi po ni Papa. Eh, pang top 5. Ang sagot po ni Mama. Top 5 lang naman pala eh. Hindi naman pala top 1. Ang naging sagot po ni Papa. Papa Dudut, nung time na yon ay first time kong masaktan nang dahil sa sinabi ni Papa. Napatakbo na lamang po ako sa CR matapos kong marinig yon. Dahil layo ko po kasing makita ako ni Mama na umiiyak. Alam ko pong masyadong bata pa ako para dibdibin ng mga ganung bagay. Pero alam ko po sa sarili ko na nasaktan ako. At isa pa ay masyadong mababaw kasi ang luha ko. Kaya mabilis lang po talaga akong maiyak. Habang umiiyak ay pumasok sa isipan ko po na hindi masaya ang Papa ko. Ang akala ko ay magiging proud siya sa akin pero hindi pala yon mangyayari. Sa kabilang banda ay naisip kong tama naman siya. Hindi ako top 1, top 5 lang. Ang 5 ay masyadong malayo sa number 1. Kaya naisip ko po na bakit nga naman siya matutuwa. Mas masaya nga naman kung nasa top 1 ako. Kaya naman po sa paglipas ng panahon ay mas ginalingan ko pa. Yun nga lang ay hindi ko pa rin po maabot ang top 1 na gusto ni Papa. Hindi nagtagal ay lumipat na po kami ng probinsya. Doon na po ako at ng kapatid ko nagpatuloy ng pag-aaral. Sa panibagong school ko po ay mabilis rin po akong nagkaroon ng kaibigan at dahil sa height ko po ay sinasali po ako ng teacher namin sa volleyball tuwing hapon. Sa tuwing naglalaro po ako ng volleyball ay totoong nakakaramdam ako ng saya.
Feeling ko po kasi ay ang galing-galing ko. Minsan pa nga po ay hindi nag-uumpisa ang laro hanggat wala ako. Talagang ipapatawag pa po ako ng teacher namin para sumali sa kanila na talagang kina-enjoy ko rin. At ang mas labis ko pa pong kinasaya ay nang sabihin sa akin ng coach namin na may posibilidad daw na maging isang captain ball ako dahil sa determinasyon at dahil sa disiplina ko. Dahil sa mga sinabi po sa akin ng coach namin ay mas lalo po ako naging determinado na maglaro ng volleyball. Pero isang iglap, nagbago na lamang po ang ihip ng hangin sa akin. Nagkaroon po ako ng sakit at nang magpa-check up po ako ay sinabi ng doktor na may asthma daw po ako. Kaya pala madalas na nahihirapan ako makahinga. Itinago ko po yun sa mga classmate ko dahil ayoko pong malaman nila ang tungkol doon. Naisip ko po kasi na baka may isang araw na hindi nila ako isali sa paglalaro ng volleyball. At hanggang sa hindi nagtagal ay nangyari din po ang kinakatakutan ko. Isang araw ay hindi po ako nakapasok sa school dahil sa sakit ko. Nalaman na rin po ito ng teachers ko pati na rin po ang mga classmates ko. Simula po noon ay naging iba na ang trato nila sa akin. Hindi naman po nila ako binubuli o sinasaktan. Pero dahil sa sakit ko po ay pinaparamdam nila sa akin na mahina ako. Kapag may activity ay pinaiiwan po nila ako sa loob ng room dahil baka daw po ako atakihin ng asthma. At hanggang sa paglalaro ng volleyball ay hindi na rin po ako nakasali pang muli. At isa pa po ay nang malaman ni Papa at Mama na sumasali ako ay pinagbawalan na rin po nila ako. Naiintindihan ko naman po, baka nagwo-worry lang sila sa akin, pero hindi ko po malamang kadahilanan ay nasasaktan pa rin po ako sa mga nangyayari. Ang sabi po ng aking papa ay hihikain ka nga, nag-volleyball ka pa. Galit na sabi niya. Bakit? Kapag ikaw ba ay natakit doon eh, may magagawa sila? Ikaw meron? Dagdag na sabi pa niya. Nalungkot po ako Papa Dudut dahil ang volleyball ay napamahal na rin po sa akin. At masakit man, nakalimutan na lamang ang paglalaro nito, ay ginawa ko pa rin. Pero ang mas masakit ay mas bumaba ang tingin sa akin ng aking papa. Aminado po ako na medyo may pagka malampahin po ako nung bata pa ako. Madalas ay nadadapa ako at nadudulas. At sa totoo nga po ay matatakutin din ako sa mga sugat kaya hindi ko po ninais na mag-aral na magmaneho ng bisikleta. Dahil ang sabi po nila ay masusugatan ka muna bago matuto. Isang araw ay nag-iigib kami ng tubig ng aking kapatid. Ganun po kasi sa aming probinsya. May poso at doon kami kumukuha ng tubig. Pero malinis naman po yun. Sa aking pag-iigib ay hindi ko po sinasadyang madulas. Kaya naman natapon ng tubig na buhat-buhat ko sa isang maliit na timba na siyang natapon sa loob ng bahay. Nagalit po sa akin ang papa ko. Ikain ka na nga, lampa pa. Ang sigaw sa akin ni papa. Habang bumabangon po ako sa aking pagkakadapa. Sa sandaling yon ay nakaramdam po ako ng galit sa papa ko. Bakit? Ginusto ko bang madapa? Bakit kasi hindi ikaw ang mag-igib? Yan po ang nais kong sabihin sa kanya. Pero sino ba ako para sagutin ang papa ko? At isa pa ay wala po akong lakas ng loob para gawin yon. Isang araw ay nag-drawing po ako ng dream house ko. Mahilig po kasi ako mag-drawing at magpinta. Proud po akong ipakita yon kay mama at sinabi ko po sa kanya na balang araw ay mabibilhan ko siya ng ganong kalaking bahay. Agad bumakas ang isang malaking ngiti kay mama at masaya rin po ako na masaya siya. Pero ang pinagtataka ko lang po
ay bakit kailangan pa niyang sabihin yon kay Papa? Dahil una sa lahat ay wala po akong balak ipakita ito sa kanya. Dahil alam ko pong wala lang sa kanya yon. Tingnan mo, gawa ni Diane. Sabi niya, ibibili daw niya tayo ng ganitong kalaking bahay. At tingnan mo, ang galing niyang mag-drawing. Masayang sabi ni Mama kay Papa habang nagpapahangin silang dalawa sa aming bakuran. Yan, eh ang pangit naman. Malamig na sabi ni Papa. Papa Dudut, muli po akong nakaramdam ng galit sa Papa ko. Pakiramdam ko po kasi mukhang wala na akong magagawa na kahit minsan ay hindi siya magiging proud sa akin. Nang mag grade 6 na po ako ay sinali ako ng teacher namin sa journalism contest. Dapat ay sa cartooning ako ilalaban. Pero nang wala silang makita para sa news writing ay kinausap ako ng teacher namin na kung maaari ay sa news writing na lamang akong isali. Agad naman po akong pumayag dahil wala naman po akong nakikitang problema. At isa pa ay mahilig din po akong magsulat. Sa naging laban ko po ay nanalo ako ng second place. At ang sabi ay ilalaban ulit ako sa CD contest naman dahil district level pala yon. Masayang masaya po akong umuwi ng bahay na may dalang certificate at silver medal para kay Mama. Naging masaya rin po ang Mama ko, Papa Dudut, para sa akin. Pero hindi ko na po, Papa Dudut, sinubukan na sabihin pa ito kay Papa. Dahil alam kong hindi naman siya matutuwa. Dahil nga sa hindi ako ang nag-champion. Hanggang sa dumating na rin po ang graduation ng elementary ay kasali rin po ako, Papa Dudut, sa honor roll. Yun nga lang, with honor lang. At alam kong hindi yun ikakasaya ng aking Papa. Nagpatuloy ang buhay ko at ng aking pamilya na simple at normal. Pero Papa Dudut, habang tumatagal, hindi ko po maiwasang magtanim ng galit sa aking Papa. Halos gabi-gabi po siyang umuwi ng lasing at halatang lunod na lunod sa alak. At kapag ganun ang senaryo ay palagi silang nag-aaway ni Mama. Dahil si Papa din naman ang nag-uumpisa. Lumayas ka na, maghiwalay na tayo. Yan po ang palaging sinasabi ni Papa kay Mama sa tuwing uuwi siya ng lasing. Kung minsan ay nagwawala pa siya. Pero Papa Dudut, wala naman po ako magawa dahil natatakot po ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Kaya naman mas pinili kong huwag na lamang makialam at manatiling nakahiga sa kama at magpanggap na wala akong naririnig. Minsan pa nga po ay lumalabas si Papa ng bahay at nagpupunta sa likod ng bahay para magpaputok ng baril. At may shotgun po siya kung saan. Ginagamit niya kapag nangingisda sila. Minsan pa nga po ay kinukuha ito ni Papa habang nagtatalo sila habang si Papa ay lasing na lasing sa alak at si Mama ay mabilis naman pong nakalabas ng bahay at pumupunta sa lolo ko. At inawat po ng lolo ko ang Papa ko. Aaminin ko, Papa Dudut, na hanggang sa mga sandaling yon ay wala pa rin akong magawa at mas nananaig ang takot ko. At ang tanging nagawa ko lang po ay ang umiyak at ang magalit ng tuluyan sa aking ama. Masasabi ko pong lasinggero at babaero ang Papa ko. Alam ko po ang lahat dahil kay Mama. Sa akin po kasi naglalabas ng lahat ng sama ng loob na meron si Mama. At gusto ko rin po siyang pakinggan dahil alam ko po na kapag ginawa ko yon, ay kahit papaano ay mababawasan ang sama ng loob ni Mama. Nababasa ko rin po ang mga palitan ng text message ni Papa at ng babae niya sa bar. At yung iba ay ang mga ex niya daw at ang ilan sa kanila ay kaklase dati ni Papa. At dahil doon ay mas lalong lumayo ang loob ko kay Papa. At mas nagalit din ako sa kanya. Naaawa na po ako kay Mama, Papa Dudut. Kapag po iniisip kong aalis na siya, ay hindi ko po mapigilan ng maiyak. Ayoko pong umalis siya.
Pero iniisip ko naman po na makasarili ako kapag hindi ko hinayaan si Mama na makaalis. Kaya ang sabi ko po kay Mama ay magiging okay lang kami kung sakaling umalis siya at maiintindihan namin. Pero masyadong mabait po ang Mama ko, Papa Dudut. Hindi po niya kami iniwan ang aking kapatid at tiniis lang po niya ang lahat ng ginagawa sa kanya ni Papa. Hindi rin naman po kasi kami makuha ni Mama dahil wala naman po siyang trabaho. Kaya ang sabi po niya sa akin ay tanging kami na lamang ng kapatid kong si Math ang dahilan kung bakit pa siya nagtitiis. Lumipas ang maraming araw at nanatiling may galit pa rin ako kay Papa. Nang mangga high school na po ako, Papa Dudot, ay may halong kaba akong nararamdaman. Dahil syempre panibagong environment. Pero sobrang excited din naman po ako dahil ang sabi nila ang high school ang pinakamasayang part ng pagiging estudyante mo. Nag-aral po ako sa isang private school at doon po sa school na yon, doon ko nakilala ang magiging unang crush ko bilang high school. Itago na lang po natin sa pangalang Neil. Naging mag-classmate po kami, Papa Dudut, noong first day week ng klase. Nasa first row po siya habang ako naman ay nasa third row sa kanan. Siya po ay nakaupo sa kaliwang banda, malapit sa bintana. Kaya naman hindi naging mahirap para sa akin, Papa Dudut, na masilayan siya. Pero matapos po namin mag-exam para sa sectioning, ay napunta po ako sa first section at si Neil naman ay napunta sa section 2. Medyo malungkot dahil hindi ko na siya classmate. Pero masaya na rin po ako dahil napunta naman ako sa section 1. At isa pa ay nakikita ko pa rin naman siya tuwing recess. Nung una ay hindi ko po alam ang kanyang pangalan hanggang sa nagkwentuhan po kami ng kaibigan kong si Jade about sa crush namin. Sino ba ang crush mo, Diane? Pang-aasar sa akin ni Jade. Nung una ay nahihiya ko pong ipaalam kay Jade kung sino nga ba ang crush ko. Pero natao naman po na entrance namin yon kung saan ay puro sports lang ang gagawin namin sa loob ng isang linggo. Sa school po kasi namin, Papa Dudut, ay kailangan may salihan kang tatlong club. Isang major, dalawang minor. Naging member po ako ng English club, school paper at sa sports naman po ay pinili ko ang badminton. Hindi ko na po pinili ang volleyball dahil hindi ko na po alam kung paano ulit maglaro nito. Dahil tuluyang ko na talagang kinalimutan ng paglalaro ng volleyball. Habang nakatingin po kami ni Jade sa bintana ay saktong parating ang taong hinahangaan ko. Gusto mo ba talagang malaman? Tanong ko. Oo naman, sagot niya. Pero mag-promise ka ha, sekreto lang natin to. Tinuro ko po ang isang lalaking may malinis na buhok at nakangiting naglalakad kasama ng mga kaibigan niya. You know, siya yung crush ko. Sabi ko at medyo kinikilig pa ako, Papa Dudut. Siya? Si Neil? Gulat na sabi pa ni Jade. Oo, eh bakit mo siya kilala? Sabi ko. Ayon kay Jade ay naging classmate daw sila ni Neil at dahil kay Jade ay marami akong nalaman kay Neil. Akala ko po ay girlfriend ni Neil ang babaeng palaging kasama niya na kasing edad lang din namin. Ano ka ba, si Joyce yon? Kakambal niya yon, ang sabi ni Jade na tumatawa pa. Sobrang nagulat po ako dahil hindi ko naisip na kambal pala sila, na may kakambal pala ang crush kong si Neil. Kaya naman nakahinga na rin ako ng maluwag ang baby heart ko at nanatiling crush ko siya. Nang sumunod na taon ay naging magkaklase na kami ni Neil, pati ng kanyang kapatid na si Joyce. Sobrang saya ko po, Papa Dudut, dahil hindi na lang ngayong tuwing break time ko siyang makikita. Halos araw-araw na. Minsan po ay inaasar ako ni Jade tungkol kay Neil. Pero hindi ko rin po kasi maitago ang labis na saya na aking nararamdaman. Naging magkaibigan po kami ni Joyce, Papa Dudut. At dahil doon ay napalapit din po ako kahit papaano kay Neil.
Nalaman ko rin po na mahilig at magaling din siya sa arts. Kaya sa tuwing nagkwekwentuhan po kami, ay yon ang topic namin. Ang galing mo palang mag-drawing, ang sabi ko. Naku eh, mas magaling ka pa nga dyan eh, natatawa niyang sagot sa akin. Hanggang sa isang araw ay nagkaroon kami ng activity kung saan ay magdo-drawing kami ng pambansang damit. Hindi po kami seatmate papadudot at habang busy ako sa pagguhit, ay nagulat na lamang po ako nang bigla niya akong tinabihan. Tinabihan ako ng crush kong si Neil. At dahil doon ay bumilis ang pintig ng puso ko. At aaminin ko na kinikilig ako. O eh, bakit ka nandito? Baka makita ka ni ma'am. Pabulong na sabi ko sa kanya. Hindi yan, sagot naman niya. Napatingin ako sa teacher namin at mukhang hindi niya kami napapansin dahil busy din siya sa pagkukomputer sa desk niya. Eh bakit? Tanong ko kay Neil. Eh nahihirapan kasi akong i-drawing tong mukha eh. Bala ko sanang babakating ko yung unang gawa mo. Pasimple niyang sabi. Papa Dudut, may binigay kasi ako sa kanyang drawing ng lalaking nakabarong. Nasabi niya po sa akin na doon siya nahihirapan sa drawing kapag tao ang ginagawa. Dahil mas prefer daw niya ang anime. Kaya binigyan ko siya ng kopyahan para gayahin niya at makapag-practice po siya. O sige, bakatin mo na lang, hindi na mapapansin yan. Pag-uudyo ko, Papa Dudut. Talaga? Sa tingin mo? Nag-aalang ang tanong niya. Oo, pabulong kong sabi. Ngumiti sa akin papadudod si Neil at sa ngiti niyang yon ay halos mapangiti na rin ako at tumatalo na rin ang puso ko sa aking dibdib dahil sa saya. Napatingin ako sa aking mga kaibigan at nakita ko rin na nakatingin sila sa akin na may halong pang-Alaska. Oy, mukhang may something kayo dyan ni Neil ha, pangasar ni Dwayne. Kaibigan ko rin po siya at medyo silahi siya. Ha? Wala no? Pagtatanggi ko. Si Jade at ako lang naman po ang nakakaalam ng tungkol kay Neil. Ayoko na pong sabihin sa iba ko pang kaibigan dahil mahirap na. Pero aaminin ko sa inyo Papa Dudut na sobrang kinilig po talaga ako dahil sa ginawang yon ni Neil. Alam kong napakasimple pero para sa akin ay malaking bagay na yon. Ang tabihan niya ako. Madalas ay nagtatama ang mga mata namin ni Neil, Papa Dudut. Sa tuwing mangyayari yon ay sobrang saya ko at nginingitian ko lang siya. Ganon din naman siya sa akin, Papa Dudut. Pero walang nangyaring ligawan sa aming pagitan dahil nananatili lamang kaming magkaibigan. At isa pa ay hindi pa ako handa na magkaroon ng boyfriend. Hanggang sa pasapit na po ang buwan ng Nobyembre at muling nagkaroon kami ng intramurals. Kailangan ng muse at escort kung saan ang siyang mag-represent ng aming section. Hindi ko alam Papa Dudut pero ang advisor po namin ay mukhang gustong gusto kong isali sa contest na yon. Dahil umpisa pa lamang po ng klase ay pinahiwatig na sa akin ng teacher namin na gusto niya ako ang maging muse. Sa totoo lang, ayoko naman talaga dahil sobra po talaga akong mahiyain. Wala po akong lakas ng loob na rumampa sa gitna ng maraming tao. Ayoko. Yun po ang nasa isipan ko. Binigyan po ako papadudot ng time ng aking teacher na mag-isip. Pag-isipan mo muna, Diane, ha? Sayang naman ang ganda mo kung itatago mo lang. Ang tandang-tanda ko pang sinabi sa akin ng teacher namin. Nang makauwi na po ako sa bahay ay humarap po ako sa aming salamin na nakasabit sa pader. Doon ko po pinagmasdan ang aking sarili. Maganda ba talaga ako? Parang hindi naman kasi eh. Baka mamaya mapahiya lang ako doon. Baka matalo lang ako. Baka puro kahihiyan lang ang mangyari sa akin. Buo na po ang loob ko na tanggihan ang alok sa akin ng aking teacher. At isa pa po ay may narinig akong usapan na si Trisha din daw ay kinausap ng aming teacher na kung gusto raw niyang lumaban.
Si Trisha ay mas maliit ang katawan sa akin. Mas sexy po siya kung ikukumpara sa akin at maganda rin po siya. Medyo may pagka-chubby po kasi ako. Ang buong akala ko po ay talagang si Trisha ang lalaban para sa Muse. Pero nagulat po ako nang muli akong tanungin ng teacher namin. Ano Dayan, nakapag-decide ka na ba? Tanong niya. Eh ma'am, pwede po bang ipaalam ko muna sa parents ko kung papayag po sila? Ang sabi ko. Nang makauwi ako ng bahay, Papa Dudut, ay agad kong sinabi ito kay mama. Natuwa si mama at mukhang gusto rin niyang lumaban ako. Nalaman din ito ng aking lola at ng mga tita ko sa side ng aking papa. Oo, sumali ka na. Sabi pa ng isa kong tita. Eh mukhang ayaw ni papa tita eh. Malungkot kong sabi. Hay nako, hayaan mo na yung papa mo. Eh makatanggi lang. Basta sumali ka at akong bahala sa'yo. Sabi pa ng aking tita. Kaya ayoko rin pong sumali Papa Dudut sa totoo lang ay dahil sa mga gastos. Ayaw po kasi ni Papa na may masyadong gastos. Iniisip ko po kasi na baka magalit lang po siya sa akin kapag nalaman niya na sumali ako doon. At nangyari nga. Lahat naman ng batang yan sinasalihan eh. Lahat na lang pinagkakagastusan. Galit na sabi niya kay Mama. Narinig ko po yun Papa Dudut matapos sabihin ni Mama kay Papa ang tungkol sa pag-muse ko. Siyempre nga naman, kailangan ko ng sapatos, makeup, damit na susuotin para sa pageant. Pero nagpapasalamat na rin po ako dahil nandyan ang tita ko na siyang sumagot sa mga gastos ko. Pero hiningan na rin po nila si Papa ng pandagdag kahit konti para sa damit na susuotin ko. Malapit po kasi sa tita ko yon at siya po kasi ang medyo nakakaangat sa buhay kesa sa amin. Pumayag na po ako sa gusto ng teacher namin at nakita ko pong talagang natuwa ang teacher namin nang sabihin kong oo, sasali na ako. Kaso napansin kong si Trisha ay biglang nalungkot. Ang sabi po kasi ng kaibigan niya ay ready na po siya para sa pageant at nakabili na rin po siya ng sapatos na gagamitin para doon. Naguilty po ako Papa Dudut. Dahil lang totoo niyan, kaya lang naman po ako sumali dahil sa gusto kong makita ako ni Neil na maganda ako. Gusto kong makita niya akong nakaayos. Nang malaman kong umiyak daw sa CR si Trisha ay mabilis ko siyang pinuntahan at kinausap. Nakalak ang pintuan ng cubicle at kinatuko po siya doon. Trisha, ayos ka lang ba? Tanong ko. Hindi siya sumagot Papa Dudut kaya naman sumandal na lamang ako sa pintuan at doon ko siya kinausap. Habang nakasandal ay dinig na dinig ko po ang pagsinghap niya dahil sa kanyang pag-iyak. Trisha, gusto mo ba talagang ikaw na lang ang lumaban? Okay lang sa akin. Kung nakaredy ka na, sige ikaw na lang, ang sabi ko. Pero wala pa rin siyang naging sagot. Sige, ganito na lang. Kakausapin ko si ma'am na magba-back out na ako. Sabi ko at doon na po siya nagbukas ng pintuan. Nakita kong basang-basa ang mata niya sa mga luha. Pero pinunasan na rin niya ito at sabay ngumiti sa akin. Huwag na Dayan, okay na ako. Sige, ikaw na lang. Total, mas maganda ka naman talaga kesa sa akin eh. Ang sabi niya sabay tumawa siya ng mahina. Napangiti ako Papa Dudut. Hindi ah, magkasing ganda lang tayo. Pabiro kong sabi. Matapos noon ay sabay kaming bumalik sa classroom at naging okay na rin ang lahat sa amin. Dahil wala pa akong experience sa kahit na anong pageant dahil first time ko lang naman, ay kinuhaan ako ng tita ko na magtuturo sa akin kung paano ang tamang pagrampa. Kaya naman sa tuwing uwian ay diretso practice na ako doon sa quadrangle ng school namin kung saan kami rarampa. May dalawa rin akong kasabay na tinuturuan ng aking mentor, Papa Dudut. At sa totoo lang ay hiyang-hiya ako dahil ang galing nila sa paglalakad at mukhang sanay na. At ang sexy po nila. Habang ako ay medyo mataba at nangangapa pa lang.
First time ko rin po papadudot noon na magsuot ng shorts. Hindi po kasi ako mahilig sa mga maiiksing short dahil nahihiya ako. Pero kailangan ko pong magsuot para sa practice. Oh, ang kinis-kinis naman pala eh, ang sabi sa akin ng mentor ko noong makita niya akong nag-shorts. Inabot po kami ng gabi para sa practice. At para na rin po sa paghahanda ko ay nag-diet ako. May halos 3 linggo pa naman ako at hindi naman ako sobrang taba noon, kaya nakaya ko pang umabot. Binawasan ko ang pagkain ko at nag-exercise na po ako palagi pagdating ng bahay galing sa practice. At mukhang pumayat naman ako kahit papaano. Nang malapit ng pageant at handa na ang lahat ay itinago ko muna ang lahat ng kaba sa aking dibdib. Hindi ako dapat kabahan. Dapat ay maging confident ako para manalo. Yun po ang nasa isipan ko. Sa pagsabit ng mismong araw ng pageant ay nagulat po ako sa sarili ko nang makita ko po ang mukha ko na may makeup. Ang singkit kong mata ay medyo lumaki at nabuhay. Ako ba ito parang artista? Ngayon lang din po kasi ako nag-makeup ng pangganon kaya nanibago po ako. Oh, nag-transform ka na Diane, ng pretty-pretty mo, ang sabi pa ng aking taga-makeup. Nakasuot po ako ng short nung una at ng uniform sa intrams na jersey namin. Pagkatapos po ng parada ay in-straight po nila ang kaninang kinulot kong buhok. Mas lalo po tuloy itong nagmukhang mahaba at sobrang unat na unat. Nagpalit na rin po ako ng damit na susuotin ko para sa pagrampa. Ang sportswear po kasi na napunta sa akin ay volleyball. Ang unang sports na minahal ko. Nakasuot po ako ng isang dilaw na kumikinang na may buta sa likod at sa magkabilang gilid ng tiyan ko. Maiksi din po yon. Pero hindi ako nahiya. Kasabay ko po si Josh, ang escort ko na rumampa, kaya siguro ay lumakas din ang loob ko na maglakad. Ni isang kaba papadudot ay wala po akong naramdaman. Feeling ko po ay napakaganda ko sa gitna ng quadrangle at sobrang confident po akong naglakad. Dahil alam ko pong nanonood ang taong gusto ko, si Neil. Nanalo po ako ng 3rd runner-up. Hindi na raw po masama sa isang katulad kong first timer. Matapos noon ay maraming estudyante ang bumati sa akin ng congratulations. Kahit na hindi ko naman sila kilala. Mas naging masaya po ako nang nag-champion ako sa badminton single girls. First time ko po kasing makatanggap din ng award noon na sa wakas ay ako naman ang nag-champion. Pero nakatanggap na rin po ako ng pagiging champion sa mga drawing contest na sinalihan ko sa school. Pero hindi po always champion. Sa pagkapanalo ko po ay mas marami na ang nakakilala sa akin. Medyo sumikat at marami ang nag-a-add friends sa akin sa social media. Kahit na hindi ko naman po sila kilala. Masaya at masarap sa pakiramdam. Papadudot, dahil kahit papaano, ngayon ay nakikilala na ako. Doon na rin nag-umpisa na may ilang mga estudyanteng lalaki ang nagpapapansin sa akin at gustong manligaw. Pero wala akong pinansin sa kanila at wala akong balak na magka-boyfriend pa. Ayokong mag-boyfriend, papadudot, dahil may gusto akong patunayan sa kanila. May nagsasabi po sa akin na mukhang maaga akong maliligawan at maaga rin akong magbo-boyfriend. Gusto ko pong ipakita sa kanila na nagkamali sila. Kaya naman hanggang crush lang po ako. Sa pagkapanalo ko sa badminton, papadudot, ay sineryoso ko na po ito. Hindi naman ako nakakaramdam ng pagod kapag naglalaro ako nito. Feeling ko ang lakas-lakas ko. Kaya umatenda po ako ng practice at training. Kaya minsan ay ginagabi ako ng uwi, pero pinagpapaalam ko yon kay mama. Puro katarantaduhan ang pinaggagawa mo, ha? Ikaw, Dayan, sinasabi ko sa'yo, aabutin ka sa'kin. Galit na sabi sa'kin ni Papa nang minsan ay mahuli niya akong gabi ng umuwi. Nagpaliwanag ako, papadudot, pero sa tingin ko po ay walang balak akong paniwalaan ng Papa ko. Kapag sa tuwing may practice sa school o group activity, ay pahirapan, papadudot, ang magpaalam kay Papa. Dahil kung ano-ano ang iniisip niya sa akin.
Baka daw nagbabarkada ako kahit na hindi. Baka daw puro lakwatsa ako at kahit na hindi yung totoo. Ang tataas ng grade ko, Papa Dudut, at halos lahat ay nasa line of 9. Pero hindi ko pa rin maisip kung bakit ako pinagdududahan ng aking papa. Pero ayos lang dahil ang mahalaga ay kilala ko ang sarili ko. At masaya rin ako na nagtitiwala sa akin ang mahal kong mama. Nang mag third year na po ako ay walang nagbago sa nararamdaman ko para kay Neil. At wala rin naman pong nagbago sa relasyon namin ng papa ko. Once in a blue moon lang po kami nagkakausap. At nag-uusap lamang po kami kapag may iuutos siya sa akin o di kaya ay magtatanong at pagagalitan niya ako. Pero bukod doon ay hindi po kami nag-uusap dahil ayoko rin po siyang makausap. Sabi nila ang third year daw po ang pinakamasayang level ng pagiging high school. Pero sa tingin ko po ay nagkakamali sila. Nagkaroon kami ng acquaintance party, Papa Dudut, at doon na unang beses na durog ang puso ko dahil sa love. Habang nakaupo kami, Papa Dudut, habang nag-uumpisa na ang party, ay may nalaman ako na hindi ko nagustuhan. Lumapit kasi sa amin ang kaibigan kong si Rose, ang aming top 1 na tila may pinagtataguan. O Rose, anong nangyayari sa'yo? Ang sabi ko. Tumawa siya, Papa Dudut, sa naging tanong ko. Eh baka makita ko ni Nili, isayaw pa niya ako. Akala ko, Papa Dudut, ay nagjo-joke lang siya kaya tinawanan ko rin. Assuming ka naman, Rose, babiro kong sabi nang biglang sumabad ang isang kaklase. Hindi, Dayan, naniligaw kasi sa kanya si Nili. Ang sabi nito sa akin na labis kong kinagulat. Talaga ba, Rose? Nanliligaw sa iyo si Neil? Medyo nanginginig kong tanong dahil gumigilid na rin ang luha ko. Pero pinilit ko pa rin pigilan yon. Oo, hindi mo ba alam? Tanong ni Rose. Umiling na lang po ako at hindi nagsalita. Halos isang buwan na rin daw pong nanliligaw si Neil sa kanya. Yon ang sabi sa akin ni Rose. Eh bakit iniiwasan mo siya? Tanong ko. Ayaw ko sa kanya? Hindi ko siya type eh. Mahiyain masyado. Ang sabi ni Rose. Tama naman po si Rose, Papa Dudut, na may pagkamahiyain si Neil at tahimik na tao lamang siya. Pero nalungkot po talaga ako nang nalaman ko yon. Simula po noon ay binigyan ko na ng distansya ang sarili ko kay Neil at kinalimutan ko na rin ang nararamdaman ko sa kanya. Hindi ko alam, Papa Dudut, pero mabilis ko rin siyang nakalimutan at naging okay na ulit ako sa kanya. Nawala na rin ang nararamdaman ko para sa kanya. Hanggang isang araw, sa loob ng klase ay biglang may lalaking naka-civilian ang bigla na lang pumasok sa loob ng classroom namin. Naka-black shirt at red pants pa nga siya. Nakaupo lang siya sa isang gilid ng room namin na tila nagmamasid. Hindi ko po siya masyadong pinagtutuunan ng pansin. Samantalang ang mga classmate ko pong babae ay tila namang hapo sa kanya. Papa Dudut, kung iisipin ay mukha akong judgmental dahil sa unang kita ko pa lamang sa kanya. Ay nararamdaman kong bakla siya. Kaya naman lahat ng mga babaeng classmate ko na siya ang bukang bibig ay inaasar ko. Yun? Nako, sasaktan lang kayo niyan. Bakla kaya yun? Pangaasar ko. Hindi bakla si Sir Francis, ha? Inis na sabi pa sa akin ng classmate ko na kinatawa ko ng todo. Oo, Papa Dudut. Ang lalaking yon ay ang bagong guidance counselor ng aming eskwelahan. Habang naglalakad ako, Papa Dudut, sa hallway ay halos lahat ng makasalubong kong mga estudyante ay siya ang pinag-uusapan. Grabe, ang gwapo talaga ni Sir Francis, tapos ang galing pang kumanta, sabi ng isang babae. Nang makbaba po ako ng first floor ay halos punong-puno ng estudyante sa hall dahil pinapanood nilang kumanta si Sir Francis sa stage dahil sa program ng school ng Meeting the Avance. Hindi na po ako, Papa Dudut, nag-abala na panoorin o makigulo sa mga estudyante dahil hindi rin po ako interesado.
Sa paglipas po ng ilang buwan ay muli kaming nagkaroon ng acquaintance party kung saan ay may muling gaganapin na pageant. Nung una ay wala naman po talaga akong balak na sumali. Pero dahil sa mga kaibigan kong mapilit ay napilita na rin po ako. Hindi ito katulad ng pageant sa Intrams dahil sa pageant na bago kong sasalihan ay kailangan magsuot ng gown at may talent portion pa. Dumating ang araw kung saan ang unang pictorial namin. Nalate pa nga ako papadudot dahil ako ang last na minakeupan ng aking makeup artist. Medyo maulan ang araw na yon at nagulat ako kung sino ang aming photographer. Walang iba kung hindi si Sir Francis. Lumipas ang ilang araw at mag-umpisa na ang aming rehearsal. Hindi ko rin in-expect na si Sir Francis ang isa sa magiging mentor namin. Simula noon ay madalas kong nakikita si Sir Francis at nag-decide na akong i-add siya sa Facebook. Mabilis naman po niya itong papadudot na in-accept at nag-chat pa nga po siya sa akin. Thanks for the ad and God bless. Mabilis ko rin naman po itong nireplyan. Walang anuman po sir. Hindi lang doon natapos ang convo namin at humaba pa ito. Nahirapan nga po ako eh, wala pa akong talent, ang sabi ko sa chat. Kaya yan Dayan, may talent ka, ang pag-cheer niya. Aaminin ko sa inyo Papa Dudut na mabilis akong naging kampante kay Sir. Magaan ang loob ko sa kanya dahil na rin siguro sa attitude niya. Huwag kang magpapaka-stress ha, sayang ang beauty, sleep early, dagdag pa niya. Dumating na rin ang talent portion at halos hindi ako preparado dahil isang araw ko na lang pinaktis ang sayaw na gagawin ko para bukas. At pagdating namin ng bukas ay napahiya pa ako dahil bigla namang namatay ang music habang sumasayaw ako. Sa totoo lang Papa Dudut ay first time kong gawin yon. Ang sumayaw sa harap ng maraming tao. Hiyang-hiya talaga ako at gusto ko nang sumuko at tumakbo pero nagstay pa rin ako at muling sumayaw. Lumipas muli ang araw at dumating na ang totoong pageant. Habang nakasuot ako ng white ball gown na Pilipinyana ay masayang pinakilala ni Sir Francis sa mga candidates habang nakatingin sa akin mula sa backstage. Ewan ko Papa Dudut pero dahil sa mga ngiti niya ay parang nagkaroon lalo ako ng lakas ng loob at naging mas confident ako. Hindi man ako nanalo Papa Dudut pero masaya pa rin ako dahil sa experience. Pinagpatuloy ko ang paglalaro ng badminton at sa huling pagkakataon si Sir Francis ang aming naging coach. Hindi ko alam pero naging tampulan ako ng tukso ng mga kaibigan ko kay Sir. Pinipilit kasi nila na baka daw may gusto sa akin si Sir dahil sa napapansin nilang kakaibang kinikilos nito sa tuwing naglalaro kami ng badminton. Madalas kasi ay napupuri ako ni Sir. Hindi mo ba pansin? Pag ikaw ang kalaro niya, puro siya very good sa'yo. Ang pangaasar sa akin ng isa kong kaibigan. Ano? Eh baka magaling lang talaga ako. Pabiro kong sabi. Pero sa loob-loob ko ay nahihiya na talaga ako. Lumipas ang ilang araw at tila napapaisip ako Papa Dudut. Hindi ko alam kung totoo nga ba ang sinasabi nila sa akin. Pero napaka-imposible naman yata noon na magkagusto si Sir sa kagaya ko. Isang araw ay may training kami muli. Bukod kasi sa pagiging coach ni Sir ay mentor din siya ng choir. Napaka-talented kaya humanga na rin ako sa kanya. Ang sabi ng isang teacher Papa Dudut ay hindi daw siya makaka-attend. Kaya naman bigla ako nakaramdam ng lungkot. Nawala na rin ako ng ganang maglaro ng time na yon. Pero laking gulat ko nang makita ko siyang tumatakbo papalapit sa court. Sorry ma'am, nalate ako, ang sabi nito. Hindi ko maintindihan Papa Dudut ang sarili ko. Pero bigla akong naging hyper nang makita ko siya. Biglang naging masaya ako. Sobrang saya. Pag-uwi ko sa bahay ay muli kong inalala ang mga nangyari at kakaiba kong nararamdaman. Siguro ay eto na nga. Siguro gusto ko na nga siya.
Handa na ako, Papa Dudut, na magpakatotoo sa nararamdaman ko. Nag-decide ako na hindi na mag-deny kaya mag-i-enjoy na lamang ako na nagugustuhan ko si Sir. Naging masaya naman po ako, Papa Dudut, nang maging crush ko siya. Madalas ay hindi ako umuwi ng maaga hanggat hindi ko siya nakikita bago umuwi. Isang araw ay pinakiusapan ko ang best friend ko na i-GM o group message ang number ko, pero kay Sir Francis lang niya ito dapat ipadaan. Sabihin na nating nagpapapansin ako. Nahihiya kasi ako na ako ang maunang mag-text sa kanya kahit na alam ko na ang number niya. Nanghingi ako ng sign. Ang sign na hiningi ko ay kung sakaling mag-text sa akin si Sir, ay maniniwala na rin ako sa sinasabi sa akin ng iba na baka nga may gusto siya. At kung hindi naman ay titigilan ko na. Naghintay ako ng text at ilang minuto pang lumipas ay nakatanggap ako ng text at ito ay mula nga sa kanya. Hi Diane, good evening, sabi niya. Nung una ay nagpabebe pa ako, Papa Dudut. Who you? Ang sabi ko. This is Sir Francis, sagot niya. At doon na nga nag-umpisa ang aming palitan ng mga messages. Isang gabi ay nanonood ako ng teleserye, ay nag-send ulit ako ng GM sa kanya. Tanging sa kanya lang, Papa Dudut, pero pinapalabas ko na GM ito. Agad siyang nag-reply. Ang text ko kasi ay about sa buwan. Sa buwan na mahirap kong abutin at tanging tingin-tingin lang ako. At siya yon, Papa Dudut. Sino ba yan, Dayan? Tanong ni Sir with matching ha-ha-ha. Nag-textan muli kami hanggang sa mga sumunod na araw. January 2015 ay nagpalit ako ng number, Papa Dudut. Pero wala pang nakakaalam nito dahil sa lawak ng imagination ko ay kung ano-ano tuloy ang naiisip ko. Naisipan kong i-text si Sir sa new number ko at nagpakilala din ako bilang ibang tao. Masasabi ko, Papa Dudut, sa sandaling yon na mas nakilala ko siya. Masaya ako dahil sa mga palitan ng aming text message. Pero isang araw ay nag-decide si Sir na tawagan ako. Mukhang gusto niyang makausap si Sekrai, ang pangalan na kilala niya. Exam namin yon, Papa Dudut, at nag-text siya na malapit daw ang birthday niya. Kinantahan ko siya in text. Ang sabi niya mas maganda raw kung maririnig niya ang boses ko. Natakot ako, Papa Dudut, at kinabahan. Iniisip ko kasi na kung paano kung mabosesan niya ako. Ayokong mangyari yon. Kaya ang ginawa ko, Papa Dudut, ay panay palusot ang ginawa ko. Hindi ko kasi sinasagot ang lahat ng tawag niya sa akin. Kinagabihan ay nag-decide na ako na sagutin ang tawag niya, pero mukhang nagalit at nainis na siya sa akin. Kaya ayaw na raw niyang tumawag. Masaya ako, Papa Dudut, sa sandaling nagkapalitan kami ng message. Pero sa kabilang banda ay may kung anong masakit sa akin. Feeling ko ay niloloko ko lang ang sarili ko. Sumasaya ako gamit ang gawa-gawa ko lang na tao. Kaya naman noong mismong birthday niya noong gabing yon ay nagtapat na ako kung sino ba talaga si Sekrai. Nang magtapat na ako sa kanya ay lumuwag ang pakiramdam ko. Pero malungkot pa rin. Tulad ng inaasahan ko ay masasaktan lang ako. Sinabi niya sa akin na ano daw ngayon ang gusto kong mangyari. Wala naman ako, Papa Dudut, na gustong mangyari, pero sa kabilang banda ay napaisip ako. Ano nga ba? Bakit ko nga ba yun nagawa? Sa mga sumunod na araw ay nagpasukan na muli. Todo ang iwas ko sa kanya dahil wala na akong mukhang iaharap pa sa kanya. Pero Papa Dudut, panay naman ang pagpapapansin niya. Ramdam na ramdam ko yon. Ang huli ko kasing message sa kanya ay kalimutan na niya ang lahat. Pero may mga bagay kasi siyang ginagawa na hindi ko talaga nagugustuhan. Kaya nag-decide ako na i-text siyang muli. Sinabi ko sa kanya, ano ba ang kanyang ginagawa? Bakit pa niya yon ginagawa? Ang sabi niya ay hindi daw siya ang dapat na mag-adjust. Kung ganon ay sino?
Ako? Pero may point siya. Ako naman talaga dapat. Matapos pa noon, Papa Dudut, ay humingi ako ng isang pabor sa kanya. Sinabi ko sa kanya na kung maaari sabihin niya sa akin na kalimutan ko na siya. Mas naisip ko kasi na baka mas maging madali ang kalimutan siya kung sa kanya na mismo manggaling. Pero ang sabi niya ay hindi daw niya yon magagawa, kaya naguluhan ako at nagtaka. Bakit? Pero pinilit ko siya at natatakot akong buksan at basahin kung ano man ang isesend niya sa akin. Dahil baka yon ang matagal ko nang hinihintay na gusto niyang sabihin. Pag-open ko ng message, yun na nga. Dayan, tigilan mo na ako. Kung ano man ang nararamdaman mo ay pilitin mong labanan dahil sa huli, ikaw lang din ang masasaktan. Yon ang kanyang sinabi na tandang-tanda ko at hindi ko makakalimutan. Kaagad din naman akong lumabas ng bahay dahil ayokong makita ng mama ko na umiiyak ako. Sa aking paglabas ay maraming bituin pa rin ang nakakalat sa madilim na kalangitan. Habang nakatingin doon ay walang humpay ang pag-agos ng aking mga luha. Sobrang sakit, Papa Dudut. Sobra akong nasaktan at hindi ko alam, pero sinabi ko sa sarili ko na hindi pa ito ang gusto mo. So bakit ka umiiyak? Pero hindi ko pa rin talaga mapigilan ang mapaiyak sa sobrang sakit. Lumipas na ang mga buwan at umiwas pa rin ako sa kanya. Blinako na rin siya at kahit papaano ay hindi ko na siya naiisip. Hanggang sa nagtapat sa akin ang best friend ko. Sinabi niya na sinabi niya lang pala na sabihin kay sir mismo na i-text ako. Sobrang gulat na gulat ako at nagalit ako sa kanya. Hindi niya kasi alam na dahil doon ay nanghingi ako ng sign na kung sakaling magte-text siya ay maniniwala na ako sa sinasabi nila. Pero yung palang sinabi niya na i-text ako, mas lalo lang tuloy ako nasaktan. February, Papa Dudut, nang magkaroon kami ng JS Prom. Naglakas loob akong muli na sa huling pagkakataon, kahit sa huli, ay gusto ko sana na siya ang makasayaw ko sa gabing yon. Siya ang nag-host ng aming prom at kumanta pa nga siya. Nag-send ako sa kanya ng text na kung pwede ay makasayaw ko siya. Pero kung ayaw naman niya ay ayos lang. Nag-text siya, Papa Dudut, na sige daw, pero makipagsayaw daw muna ako sa iba tapos ay susunod na siya. Para akong tanga dahil matapos ng lahat ay nagawa ko pa rin yon. Siguro ay ganito nga ang love. Sinunod ko ang gusto niya at nakipagsayaw ako sa mga gustong makipagsayaw sa akin. At nang makita ko na siyang papalapit ay agad kong iniwan sa dance floor ang kasayaw ko para bumalik sa upuan dahil baka pupuntahan na niya ako. Pero mali pala ako. Iba ang sinayaw niya. Na-disappoint ako at nalungkot. Pero hindi na ako umalis ng upuan, kakahintay sa kanya. Umabot ng ilang oras at halos mag-aalas 12 na ay hindi pa rin siya lumapit at pinapanood ko lang siya. Nang iba ay panay sayaw niya doon. Sobrang naiinggit ako na buti pa ang iba nalalapitan niya pero ako ay hindi. Pero nagtiwala pa rin ako sa kanya sa mga sinabi niya. Naghintay pa rin ako. Hanggang alas 12 lang, Papa Dudut, ang JS Prom. Pero in-extend hanggang alauna. Nawala na ako ng pag-asa dahil malapit nang umuwi kaya muli na naman akong napaluha. Dumaan ako kung saan siya nakatayo dahil malapit sa kanya ang tubig. Kukuha kasi sana ako ng maiinom. Hindi niya ako pinansin, Papa Dudut, na parang wala siyang nakita. Pero sa pangalawang daan ko na, sa wakas ay pinansin na rin niya ako. Dayan, pwede bang magsayaw tayo? Ang sabi niya. Nung una ay nagbibingi-bingihan pa ako. Galit kasi ako, Papa Dudut, pero nilingon ko pa rin siya at inabot ang kanyang mga kamay. Dinala niya ako sa dulo ng dance floor at doon kami nagkasayaw. Ramdam ko ang higpit ng hawak niya sa mga kamay ko. Gusto ko sanang bumitaw pero hindi ko magawa dahil ang higpit talaga. Tapos ay hindi ako makatingin sa kanya dahil nakatitig siya sa akin. Nang matapos kaming magsayaw ay hindi pa rin ako masaya
Dapat ay magpasalamat na lang ako dahil nagkasayaw pa rin kami kahit papaano, pero malungkot at masakit pa rin ang nararamdaman ko dahil hindi naman talaga siya lumapit sa akin. Sa huli ay ako pa rin. Isang araw, Papa Dudot, ay ginabi akong umuwi dahil sa training ng badminton. Nagalit ang papa ko dahil, ang sabi niya, puro kalokohan lang daw ang ginagawa ko. Bakit pa ako naglalaro noon, hikain naman daw ako. Nasaktan ako, Papa Dudot, at halos doble-doble na yata ang sakit na nararanasan ko. Idagdag mo pa ang madalas nilang pag-aaway ni Mama at ni Papa. Hindi na po ako nakapaglaro muli ng badminton at mas naging madalas po ulit ang pag-aaway ni Mama at ni Papa. Isang gabi ay tulad pa rin ng dating senaryo ay lasing na umuwi si Papa ng bahay at putak ng putak. Panaymura niya sa amin pati na rin kay Mama. Natutulog na kami ng kapatid ko noon, Papa Dudot, pero dahil sa ingay nila ay nagising ako. Lumabas ako ng kwarto at sinundan ko si Mama na lumabas din dahil nagpapalamig siya ng init ng ulo. Pinakuha niya sa akin ang cellphone niya, pero pagpasok ko sa bahay ay nilakna ni Papa ang bahay at lumayas daw kami. Bakit ba ang yabang-yabang mo? Pagdating sa ibang tao ang galing mong makasama, pero sa sarili mong pamilya, wala ka. Oo, lalayas kami dito. Galit at umiiyak kong sabi kay Papa. Umiiyak ako dahil masakit sa akin na sagutin siya at pagtaasan ang boses. Masakit din sa akin ang lahat ng mga pangyayari. Sobrang paghikbi ko at nanggigigil ako sa sarili kong Papa, kaya't inawat kami ni Mama at pinakalma ako sa labas. Naisip ko kasi, Papa Dudot, na hindi na ako ang batang dayan. Natatahimik na lamang sa kwarto at matatakot sa tuwing sila ay nag-aaway. Sa ngayon ay ipagtatanggol ko na si Mama dahil mali naman talaga si Papa. Lumipas ang maraming araw, ganun pa rin kami. Walang pagbabago sa relasyon ko kay Papa. Cold pa rin gaya ng dati. Minsan nga ay naiisip ko na kung may chance lang sana na mamili ng tatay, ay hinding-hindi ko siya pipiliin. Isang taon ang nakalipas at fourth year na ako. Malapit na ang bakasyon, Papa Dudot, at sa aming graduation ay naging salutatorian ako. Akala ko ay aattend siya, pero gaya ng dati ay hindi. Hindi siya nanood ng graduation ko dahil nakikipag-inuman siya sa kanyang mga barkada. Pero ayos lang sa akin yon dahil mas gusto ko yon na wala siya doon. Bakasyon na namin at isang masamang balita na naman ang natanggap namin. Nawala ng trabaho ang papa ko. Na-terminate siya, Papa Dudot. Halos 7 taon siya nagtatrabaho sa kumpanyang yon, pero tinanggal pa rin siya dahil sa isang pagkakamali at hindi na siya pinagbigyan ng second chance. At doon na kami nag-decide na bumalik ng Maynila para makapag-umpisa. Sa pagbabalik namin sa Maynila ay ganun pa rin ang relasyon ko kay Papa. Madalas pa nga ay nagtatalo kami at nagagalit siya sa akin kahit wala naman akong ginagawa sa kanya. Nakahanap naman siya ng bagong trabaho sa dati niyang pinagtatrabahuhan. Madalas ay wala siya dahil na-assign siya sa isang lugar. Masaya ako dahil wala siya at uuwi lang siya every weekend. At lumipas lang ang ilang buwan ay pasukan na muli. At unti-unti, hindi ko alam pero biglang nagbago ang ihip ng hangin sa aming dalawa ni Papa. Nag-decide ako na kumustahin siya at sa wakas ay nasabi ko na rin ang mga salitang hindi ko pa nasasabi sa kanya. Sinubukan ko maging close sa kanya at patawarin siya sa mga nagawa niyang kasalanan kay Mama. Nasabihan ko na rin siya ng I love you. Palagi rin kasing sinasabi sa akin ni Mama na huwag kaming magagalit kay Papa dahil hindi naman daw ito nagkulang sa amin bilang tatay. Pero bilang asawa kay Mama ay talagang malaki ang pagkukulang niya. Naramdaman ko naman, Papa Dudot, na gusto rin ni Papa na maging malapit sa amin. At hindi gaya ng dati ay mas nakakausap ko na siya at mas gusto niya na mag-open ako sa kanya. Naiintindihan ko na ngayon, Papa Dudot, kung bakit siya ganon ka-stricto sa akin.
dahil siguro ay mahal niya din ako dahil isa lang akong babaeng anak niya. Palagi pa niyang sinasabi sa akin na ako daw ang unang anak na minahal niya dahil ako ang panganay. Year 2017 ay minsan nagkaproblema pa rin kami ni Papa at nagkatampuhan. Nag-away pa rin si Mama at si Papa pero hindi na gaya ng dati. Masaya na ako kahit papaano sa kung anong meron sa relasyon ko kay Papa. Hindi man perfect ang aking tatay ay napagtanto ko na tatay ko pa rin siya. Mahal na mahal ko siya, Papa Dudut. Mahal na mahal ko rin ang nanay ko. Mahal ko ang kapatid ko at mahal ko silang lahat. Ang hiling ko lang ngayon ay sana ay palagi kaming gabayan ng puong may kapal na kahit na anong pagsubok ang dumating ay magawa naming malampasan. Sa love ay hindi palaging masaya pero okay lang dahil isa yung alaala na minsan ay nagmahal ka. Sa iyong mga magulang sana ay mahalin niyo sila kahit na may kasalanan pa sila sa inyo dahil yon ang mas nararapat. Hanggang dito na lamang po, Dayan. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Kaibigan, dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw Stories, Papa Dudut Stories.